Ano nga ba ang pinakasikat na barko dito sa Pilipinas noong dekada 80? Gaano ito kamahal at gaano ito kaganda? Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pinakamoderno, pinakamabilis at pinakasosyaling barko noong panahon ng dekada 80. Ang barkong MV Don Juan. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pinakamatikas na barko ng panahon na iyon, ngunit isang minuto lamang ay bigla na lang itong naglaho. Paano? Bakit? At anong nangyari? Ang MV Don Juan ay ang pinakamabilis, pinakamaluho, pinakamoderno, pinakamahusay na barko na nagsisilbi sa Pilipinas ng mga panahong iyon. Talaga namang binibigyang halaga at patuloy na makapagbigay ito ng magandang serbisyo sa mga Pilipino. Meron itong malakas na makina, Hitachi engine, na may lakas na katumbas na 5,000 kabayo. Ang barkong ito ay may bilis na 19.75 knots at may bigat na 2,310 gross tonship. Fully air-conditioned at kayang mag-ukupa ng 720 katao. Sinasabi nga kabuuang halaga ng barkong ito ay tinatayang nasa humigit kumulang 13,650,000 piso. Araw ng Martes noon, April 22, 1980. Nakatakdang maglayag ang barkong MV Don Juan mula Maynila patungo ng Bacolod sa Visayas. Umalis ito ng ika-isa ng hapon. Makalipas ang 9 na oras na biyahe habang binabaybay ang tabla sa street sa Mindoro. Mga ika-10 ng gabi. Maaliwalas naman ang gabi, banayad, panatag at kalmado ang dagat. Karamihan nga sa pasahero nito ay mahimbing na natutulog sa kani-kanilang mga higaan. Ang ilan ay walang imik na naglilibot sa itas ng bahagi ng barko. Ang ilan ay nakatitig sa maliwanag na buwan. Ang ilan naman ay nasa kantin pa, mayroong umiinom ng beer, at ang iba naman ay nagkakape. Ang iba naman ay kumakain pa. Ang ilan naman ay naglalaro ng mahjong sa loob ng kanilang cabin. Ang ilan ay nagsasayaw sa disco. Sa disco pad sa itas na bahagi ng barko. Sa madaling salita, maayos ang kanilang paglalakbay ng gabi niyan. Makalipas lang ang ilang minuto, ganap na ika-10 at kalahati ng gabi. Nagulat ang lahat sa isang biglang malakas na tunog na tila may bakal na sumabog. Napuno ng takot at kilabot ang mga tao sa barko. Mabilis ang nagsipagkuha ng mga life vest at lifeboat. Napakabilis daw ng pangyayari ayon sa mga saksi at nakaligtas. Dahil ang malakas na tunog na narinig nila, isang di pala ng pagbangga ng barko nilang sinasakyan sa isa pang barko na MT Tacloban. At dahil sa lakas ng pagkasalpok nito, ay nagdulot ito ng napakalaking butas sa kaliwang bahagi ng barko. At siya namang nagresulta sa mabilis sa pagpasok ng tubig sa barko. Sa labis na takot, maraming mga pasahero ang piniling tumalon na lang sa dagat dahil ang ilan sa mga ito ay nag-aagawan ng life vest. Meron ding hindi nakasakay sa lifeboat at piniling nilang kumapit sa mga naglulutang ang kahoy sa dagat. Ayon pa sa ilang mga nakaligtas, sa gitna ng takot, dilim, lamig at mga iyak ng mga kapwa nilang pasahero na nakaligtas sa trahedya ay hindi biro ang kanilang naranasan sapagkat noong mga panahong iyon ay kasabay din ang pagsugod ng mga pating.
Nakapagradyo pa ang tripulante ng barkong Don Juan. Ngunit makalipas lamang ang 15 minuto ay tuluyan ang nilamon nito ng dagat.